Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip ngayong araw na ito kung ano po ang mga pinakamagaganda na pwede nating gawing pampaswerte upang sa ganoon tayo po ay maka-attract ng kaswerte at mabago-bago ang takbo na ating pamumuhay lalo-lalo na sa 2022. Sa mga panahon ngayon mga bossing, kailangan tayo po ay meron pang cleansing, pinaka mga mabibisang pang cleansing. Upang sa ganun ay mawala na yung mga kamalasan natin na mga pinagdaanan ng mga nakalipas sa taon at itong taon ng 2021. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mapamamaraan ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Proven po ito, basta kailangan kapag ikaw ay nag-wish, magmumula sa puso. Ngayon po mga bossing, subukan nyo ang napakasimple mga pamamaraan na ito. Simple lang muna ating ituturo para ngayong araw nito mga bossing ko ay makagawa ka na kaagad. Para baka sabihin nyo, ay, bakit ganun? Sabi ganun. Baka sabihin nyo, eh, gagawa sana ako. Kailang o-order pa ako. Para hindi na kayo umorder, hindi na kayo pumuntang palengke. Meron kayo nito mga bossing, subukan nyo na po ito. Kaya kung kayo po naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at nais po ninyo na mawala na ang lahat ng mga kamalasan yung pinagdaanan ng mga nakalipas sa taon at itong taon ng 2021 para sa 2022 ay kayo po mga bossing ko ay hindi ganun katitindi ang mga darating na mga pagsubok. Subukan niyo po ito mga bossing, ang isa sa mga pinaka-powerful na pampaswerte. Itong ating asin para makagawa na po kayo ngayong araw na ito na kauna-unahang Martes ng buwan ng Disyembre mga bossing. Marami tayong mga iba't ibang klase ng herbal. Kaya lang po, baka maiyamot kayo. Baka sabihin nyo, ay, ano ba yan? O-order pa ako, wala akong ganyan. Para hindi kayo maiyamot mga bossing, kalmado lamang. Bawal maiyamot mga bossing. Lagi po tayong kailangan ay positive lamang. Hanggat maaari, hanggat di naman emergency, huwag kang munang natanggap ng mga negatibo. Huwag nyo i-accept sa inyong isipan ang mga negatibo. Huwag kang mababadrip. Cool ka lamang. Ngayon po mga bossing, ito na. Ito pong ating asin ay isa sa mga pinaka-powerful. Ito po ilagay niyo po sa kwarto po ninyo mga bossing. Ito po mga bossing ko ay hihigop ng mga negatibong enerhiya. Diba, madalas to sa main door natin. Ngayon, dahil nga po, halimbawa, lagi kayong minamalas itong taon na ito or mga nakalipas sa taon, para mawala na, masimot na lahat ng mga kamalasan na yan, mga bossing, gamitan po natin ng asin sa ating kwarto o sa ilalim ng inyo pong higaan, mga bossing. Ito po, habang ikinatutulog, magkakaroon ka ng mabisang proteksyon. Habang kayo ay natutulog, kayo po ay kakapitan ng swerte. Habang kayo natutulog, nililinis nito lahat ng mga negatibo sa inyo pong sa mga taong nakahiga doon sa ilalim ng inyong higaan. Halimbawa, kayong dalawa ng mister ninyo o kaya kayo ng mga anak ninyo o masisimot lahat ng mga kamalasan. Kung sino man ang mga natutulog doon sa ilalim ng higaan, ilagay nyo lamang po ito. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga, halimbawa, lagi ka na nananaginip. Isa rin po ito sa mga laging na nananaginip at isa rin sa mga hindi makatulog. Yung bang tipong pagod ka na, minsan mapapaisip ka, ay ano ba yan? Ano ba nangyari sa akin? Pagod na ako, gusto ko na matulog, hikab ka na ng hikab, pero hindi ka pa rin dalawin ng antok. Maaaring may mga negatibo po dyan, mga bossing, sa kapaligiran po ninyo na maaaring na siya nagiging dahilan kung bakit ikaw ay hindi makatulog or kaya may gumagamit sa inyo ng kaliwa. Ngayon, hindi ka makatulog, balisa ka. Gusto niya na hindi ka na makatulog, tapos magkaroon ka ng maraming ng malaking eye bags at samot-samot na maisip ninyo. Ngayon po, alam niyo na kung anong maaaring mangyari sa inyo kapag hindi kayo makatulog. Kaya ito po mga bossing, maglagay kayo ng ganito mga bossing para makatulog ka, hindi ka kapitan ng kamalasan, hindi ka talaban ng mga gumagamit ng kaliwa, at kayo po mga bossing ko ay kapitan ng swerte. Asya, simpleng asin lang. Pero syempre mga bossing, lagi niyo tatandaan, ang ating asin ay huwag na huwag matutunaw. Kapag po ito'y natunaw or kayo napitan nyo, basa-basa na po siya na nagme-melt na. Ayan, mga bossing, i-boost nyo po ito sa lababo. Buksan nyo po ang inyo pong gripo. Hayaang ito'y makaagos sa malayo. Kapag po ito'y tingin nyo nasa malayo na, saka kakumuha ng isang kutsarang suka para ma-stop na lahat ng mga kamalasan yung pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, maglagay ka muli ng asin. Asin na 10 piso sa palengke, sa bangketa, sa may kariton, napakarami na po niyan. Ilagay nyo lamang po siya dito sa garapon. Isa po ito sa proven na maswerte. Maganda ang asin, ilagay po sa may main door,
ilagay sa kwarto, ilagay sa inyong negosyo. Hindi dahil magiging maalat, hindi po. Kabaliktaran yan, magiging matamis. Dahil kumbaga, siksikliglig at umaapot, napakaraming biyaya ang dadaloy po sa inyo. Kaya kung kayo po naniniwala mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa ngayong araw na ito, ng Martes, unang araw mga bossing, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po mga bossing, salamat po.